3,500 lang ang pumasok. Apo, may off-size. Tsaka anong pickle? Pickle. Ang minsan kasi may nalimigaw eh. Yung isang pickle. Yung isang pickle. Yung isang pickle. Ma'am, papa-update na po kami. Meron na kang ilulunsad or pinaplano kayo na mag-set ng mga accredited Kadiwa store sa Palengke. Opo, no, isa sa mga tinitingnan natin ngayon ang pagkakaroon ng accredited Kadiwa retailer sa loob mismo ng mga palengke para po magkaroon ng access yung ating mga kababayan sa mas mura na agricultural commodities. Lalo na't ngayon na meron naman tayong mga na-identify na cooperatives na handa na na mag-supply sa palengke. So in the event na merong hesitation ang ating mga retailer sa palengke, at least ito po'y pamamaraan na rin para mahikayat sila na mag-shift ng supplier kasi ang ating objective is mapababa talaga ang presyo sa palengke. Mga ilan po kaya ang meron na ba tayong target, ma'am, na ilang outlet ang sa ngayon po, no, tinitingnan natin yung bilang ng palengke bawat city dito sa NCR. So sana po kahit na tatlo muna na palengke bawat city, at least that will help augment yung ating existing na mga Kadiwa pop-up stores, yung Kadiwa on wheels, tsaka yung mga Kadiwa store na tinatayo na rin po natin. Ma'am, ano pong mga requirements para mag-accredited sila? Sa ngayon po, inaayos natin yung implementing rules, no, to make sure na yung presyo ng Kadiwa, pati po yung food safety and food traceability, pasok na rin dun sa ating mga implementing guidelines. Right now, what's important is it will be direct from our farmer cooperatives, so that in itself will eliminate the middleman. Second is always food traceability and food safety, and of course, yung presyo din po. Ma'am, mga magkano ang difference in target launching? Gusto sana namin magawa yan ngayong first quarter of the year. Sa presyo po, no, kung makikita nyo yung sa ating dito sa Kadiwa store, this is basically parang wholesale price. No? So hindi po nalalayo dito ang presyo. Kasi ang ating mga farmer cooperatives naman po, na-factor in din nila na iba ang presyo ng wholesale, iba ang presyo ng retail. So kung ang ating mga retailer ay magpapatong ng kahit na 10 pesos lamang, doon sa mga ibabagsak ng ating mga magsasaka. So makakakuha tayo sa palengke mismo ng produkto na 20 pesos cheaper than the prices we see now sa mga palengke. Ma'am, so bali para po ba siyang retail outlet pero presyong wholesale? Can we say that? Yes, in a way, yes. No? Kasi since ibabagsak naman eh, of course, the retailer and the market master is very important. No? Kasi ang retailer po, nakita natin na halos on a daily basis, sila kumukuha ng kanilang ibinebenta. So yung market master, kung sila po ay makabibigay din ng area na parang bagsakan to store some commodities na pwede po na 2 days or 3 days, makakatulong po yan sa pagbaba din ng presyo. Ma'am, paano na lang po yung ibang retailers? Kasi baka sabihin, hindi na sila mabibilhan because nandun na yung Kadiwa. Well, they can also apply to become Kadiwa accredited retailer. Similar po dun sa dati, meron po tayong NFA, no, accredited retailers. So they are welcome to apply. And ang sinasabi din po natin, pwede naman po sa isang pwesto, no, may area lang pang Kadiwa. So kung ikaw ay tindera, hatiin mo yung pwesto mo, one area as Kadiwa retailer and the other, meron kang ibang supplier. That is very acceptable. Paano ito, ma'am? Baka pilahan to dahil siyempre mas mura sa kanila. Baka kakayanin po kaya natin at kumbaga may limit po ba yung bibilhin ng mga consumer? Yan po ay we will finalize those details, ano, pagdating po sa limit, ano, but this is a welcome opportunity po para sa ating mga magsasaka kasi sila po ay laging naghahanap ng lugar kung saan sila ay makakabenta ng diretso, and by doing this meron na silang retailer na yun na ang magbebenta, no, and at the same time po ito po yung ating sagot din sa ating mga consumers kasi nakita naman natin yung turnout ng sales sa ating mga Kadiwa stores, ano. So we would like to be able to do more of this. Kaya yung Kadiwa accredited retailer po sa palengke is a way of expanding Kadiwa. Ma'am, items po kaya? Ano-ano pong items yung makikita?
Kung sa kooperatiba po kasi lahat naman po meron sila, no? Pero it's also important na pag may oversupply, yung ating Kadiwa accredited retailer will be parang yung unang lugar kung saan pwede magbenta ng mga murang commodities po. Yung ma'am, mga nagtitinda ng NP rice dati, pwede ba sila dahil bigas yung kanilang ano, itinda eh, okay po kaya? I think we can review that, ano, kasi kung sila po ay pumasa dati sa NFA at meron din pong guidelines ang NFA, then that can be considered as well. Mami, ako isang follow-up lang dun pa rin sa SRP kasi alam ko ano, kasi sa isang interview lang, yung Metro Manila Council, they are very cooperative, handa raw silang makipagtulungan talaga sa DA para mas maipatupad ko. Ano pong mensahe niyo at meron kaya tayong magiging future meetings pa with local government units para mas mapaiting lang sa ONYA? Ito po ang amin talagang inaasahan ngayon, ano? Kaya po tayo nakikipag-engage na rin sa mga market masters. Sila po ay under ng lokal na pamahalaan. Kaya yung sinabi po ni Mayor Francis kanina, no, that is something that we would like to strengthen, ano? So we will be scheduling series of meetings to make sure na yung policy po ng local government will be strengthening yung ating implementation of SRP and other mga price activities. Kumusta po ba yung compliance ngayon? May sumusunod na ba or pa rin? Merong sumusunod. Dun sa base sa ating price monitoring, parang may dalawang palengke, no, na nagbabana ng presyo. Pero meron pong iba na mataas pa rin ang presyo. Marami na pong nabigyan ng notice of violation at yung sagot po nila ay hinihintay namin para yun naman po ay mabigay din natin sa tanggapan ni ASEC James Layog. Kasi dun po, matutukoy natin kung sino yung trader na nagbabagsak sa ating mga palengke. Onions, bigas, onions, or... onions, as, alin, ang Kadiwa. On, malamang onions, sugar, garlic is also, tomato, no, yun po ang mga nakikita nating produkto. But the other products also, pwede rin po. So, depende yan sa pakikipag-usap natin. Kasi alam natin na yung sa Kadiwa, kahit ang mga repolyo, mas mura po sa Kadiwa, di ba? Itlog can be, no, we can discuss this also with the egg board kasi sa ngayon po meron naman mga kooperatiba na nagbebenta na ng itlog sa Kadiwa. Meron pong ilang areas din po sa Kamuning dati, no, sa Kamuning Market na nagbagsak na rin po tayo ng itlog. So yun po yung isa pang bagay, no. Thank you for reminding me. Yung karne po kasi sa ngayon maganda ang presyo sa palengke, no. So nakita natin na yung mga margins ng ating mga retailers pati po yung presyo ng biyahero ay tama lang. So as of now, there is no need yet. Parang ano ma'am to, no? Tatanggalin mo na talaga yung layer ng mga trader, no? Kasi parang yun po ang nagpapataas talaga kung ilang layer man yung dinadaanan ng produkto po. Opo, sir, no. This is our way of hopefully influencing din po yung mga presyo sa palengke. Alam po natin kasi ang daming layers bago makarating sa ating retailer. So yung sa Kadiwa, yun po ang ating eliminating the several layers of trader, capacitating our farmers to become suppliers sa mga palengke, and at the same time, yung ating consumers, meron na pong access sa mas murang agricultural commodities. So iba to ma'am dun sa Bagsakan Center na parang may binanggit, iba po ito? Oo, iba po yan. Ito kasi retail na. Now, the Bagsakan Center, mag-uusap po kami, no, ng Market Development Administrator ng Quezon City. Kasi meron po silang tinitingnan na area na pwedeng bagsakan center. Ngayon, kung ito po ay matuloy, yung bagsakan center na yan ay pwedeng pagkunan din ng mga palengke, San Juan, Mandaluyong. Kasi kung dito lang within Quezon City, proximity-wise, so magiging option siya, no, compared sa Divisoria. Meron din kasing Balantawak, alam natin yan ang mga primary bagsakan. So tinitingnan natin how we can have a partnership with local government and have a bagsakan na government run. Oh, tama ma'am, yun nga. Kasi this is ang we can now influence, no. Now that we can really provide an alternative supplier to our retailers, then we can influence the price. Kasi syempre, kung ang isang tindera ay kaya niya magbenta ng mas mura, yung kapitbahay niyang tindera, then mahihikayat 'yon, no, mag-shift ng supplier. Yung po'y tinitingnan natin, and also para ang ating traders are well guided, no. Alam po natin ang cost structure.
mula sa local produce, no, magkano ang cost to produce, hanggang sa presyo dapat sa retail. At sana po ito'y sundan by having the Kadiwa accredited retailer, mas guided na po ang ating mga retailers at meron at mong access ang ating consumers. Ha? Tarifa? Tarif? Hindi naman. Kasi sa tarif, di ba, yun yung ginagamit para for another, like sa RTL, di ba ang RTL, yung proceeds ng tarif na yan, mapupunta sa iba't ibang programa ng magsasaka. Ito po, it's really linking our cooperatives, our farmer producers, directly to the market. Okay. Ano po yung, ano, paano yung link ng mga ordinary farmer sa doon sa Kadiwa na mapupunta sa mga palengke? Nakikipag-usap po kami ngayon sa mga municipal agriculturists ng mga producing areas para po dun sa listahan ng mga farmers na hindi po miyembro ng cooperative, dun po papasok sana ang lokal na pamahalaan kasi they have to cluster these farmers as well. Para po sulit din po yung pagbiyahin nila ng produkto, dapat po kasi may volume, yan po ang isa sa ating mga observation. So definitely through the local government units of producing areas, we can also reach out dun sa mga small farmers na hindi miyembro ng cooperative.